Ang August 21 ay dineklara na Ninoy Aquino Day sa bisan ng Republic Act No. 9256 na nilagdaan on February 25, 2004. Ito ay isang special na non-working holiday upang gunitain ang anibersaryo ng kamatayan ni dating Senator Benigno Aquino Jr., isang masugid na kritiko ni Pangulong Marcos na isa sa mga unang naaresto matapos ang pagpawin ng Kongreso at deklarasyon ng batas militar noong 19. Ang holiday ay nilikha sa pamamagitan ng Republic Act 9256 na nilagdaan bilang batas ni Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo noong February 25, 2004, 21 taon pagkatapos ng kamatayan ni Ninoy at 18 taon pagkatapos ng People Power Revolution at itinaguyod ni Senate President Franklin Drilon at House Speaker Jose de Venecia. Ayon naman sa kolong ni Montulfo sa Manila Bulletin na ipublish noong August 31, 2019 na may pamagat na Is Benigno Aquino Jr. Really a Hero? Ganito ang ating sinipi mula sa kanyang kolong. Ngunit si Ninoy Aquino ba isang bayani? Marami Pilipino ang hati sa issue. Si Ninoy Aquino, kung tatanungin mo ang military intelligence community, ay tumulong sa pagtatag ng komunistang New People's Army or NPA. Ang NPA ang humalili sa komunistang hooks o hukbalahap ng bayan laban sa Hapon na noong 1960 ay naging walang katuturan. Ang NPA ay nabuo sa tahanan ni Aquino noon ay gobernador sa loob ng malawak na Hacienda Luisita sa Tarlac na pag-aari ng pamilya ng kanyang asawang si Corazon Cory Cuanco ayon sa intelligence ng militar. Ang NPA ay lumalaman sa mga pwersa ng gobyerno mula ng itatag ito. Pinatay ang maraming sundalo at pulis sa mga ambuscade. Inokupahan ang mga hindi protektadong bayan at pangungolekta ng mga revolusyonaryong buwis mula sa malalaking negosyo na may mga interes sa mga lugar na kontrolado ng NPA. Nang bombahin ang rally ng Liberal Party sa Plaza Miranda na ikinamatay at kinasugat ng maraming tao at kandidato noong August 21, 1971, wala si Senator Aquino sa rally. Lumitaw ang mga ulat ng maglaon na alam niyang bobombahin ang rally ngunit hindi kailanman binalaan ang kanyang mga kasamahan sa Liberal Party. Inilantad ni Ninoy Aquino ang plano ng gobyerno na magpadala ng mga kadre ng gerilya ng Tauso sa Saba dahil noong panahong yun, marami sa mga mamamayan nito ang naghahangad na maging bahagi ng Pilipinas. Ang Saba, tulad ng alam ng nating lahat, ay sa atin sa pamamagitan ng karapatan dahil ang Sultan ng Sulu, maraming taon na nakalilipas ay pinaupahan ito sa British. Ang paglalanta ni Ninoy ay kinagalit ng Malaysia na noon ay sumuporta sa Moro National Liberation Front sa pakikipaglaban sa gobyernong Marcos. Ngayon nabigyan ka na ng sulyap sa tunay na karakter ni Ninoy Aquino, may tinuturing mo pa rin ba siyang bayani? Naka-exile si Aquino sa US courtesy of Ferdinand Marcos, his fraternity brother in the Upsilon Sigma Phi. Maraming Pilipinong naninirahan sa US noon ang nanumpa na ang senador ay nakipag-party sa mga dalagang dinala mula sa Maynila muli sa kagandahang loob ni Pangulong Marcos. Sinabi ng isang Filipino-American o Phil-Am na sinabi ni Aquino sa kanya nang may kumpiyansa na ang mga kapatid ng fraternity tulad niya at ni Marcos ay isang ay kasing lapit o mas malapit pa sa mga kapatid na dugo. Kahit na magkaaway kami sa politika, brat pa rin kami sa aming frat. Even if we were political enemies, we are still frat brats. Ninoy reportedly told this Phil-Am whom I interviewed years ago. Mon, hindi alam ni Corey pero pinahiram siya ng kaibigan ni Ninoy ng yate na nakaangkla sa harbor ng Boston kung saan siya may ipag-party kasama ang mga dalagang taga Maynila na ang sabi sa akin ay may hawak ng mga diplomatikong pasaporte na inisyo ng Ministry of Foreign Affairs sa Maynila noong panahong iyon, sabi ng Phil-Am kay Mon. Isa pang kaibigan ni Ninoy ang nagalit kay Corey Aquino noong panahong sinamahan niya ang senador sa isang speaking engagement. Ngunit bago siya pumunta sa paliparan para sumakay ng aeroplano para pumunta sa ibang estado para sa speaking engagement, bumaba si Ninoy sa isang bahay ng pagmamayari ng kanilang mutual friend. Sa bahay na iyon, naghihintay ang isang magandang babae na campus sweetheart ni Ninoy sa University of the Philippines. Ang babae, ang asawa ng isang Filipino ambassador na nakatalaga sa isang bansa sa gitnang silangan ay naging isang nangungunang opisyal years later.
Ang babae ay nagpahayag ng pangamba sa kaligtasan at kulusugan ni Ninoy habang sila ay marugdog na naghahalikan sa isa't isa na parang matagal nang nawawalang makasintahan ayon sa kaibigan ni Ninoy. At pagkatapos ay pumasok sila sa silid at nanatili doon ng mahabang panahon, sabi sa akin ng lalaking ito. Naiwan si Aquino sa paglipad dahil sa pagtatagpo at nalaman ito ni Cory Aquino. Sa hinalang may nangyari, hindi pinatawad ni Cory ang lalaking ito dahil ito ang nagsundo kay Ninoy mula sa kanilang tahanan sa Boston. Si Pangulong Marcos ay pinaghinalaang may pakana sa pagbaslang kay Ninoy. Ngunit paano iyon kung gaya ng sinabi ni Ninoy sa isang kaibigan na may kumpiyansa habang naka-excel sa US, siya at si Marcos ay magkapatid sa frat at ang magkapatid sa frat ay kasing lapit o mas malapit pa sa magkakapatid sa dugo. Bakit si Marcos, isang magaling na abogado, ay mag-uutos na paslangin ang kanyang kalaban sa politika na alam na alam niya na siya ang mapagbibintangang suspek? Tandaan, si Marcos ay suspek sa pagpatay kay Julio Nalundasan, ang karibal ng kanyang amang si Mariano sa politika noong 1935 habang siya ay isang law student sa UP. Bakit gustong ulitin ni Marcos ang kasaysayan, ang napakatalino na tao noon? Sinasalungat nito ang lohika, hindi ba? Nang mabalitaan ni Marcos na pinatay si Aquino, binato niya ng ashtray ang kanyang asawang si Imelda Romualdez Marcos ayon sa mga tagaloob ng Malacanang noon. Bakit gagawin iyon ni Ferdinand Marcos kung siya ay may kinalaman sa pagpatay kay Ninoy Aquino? Muli, sinasalungat ito ang lohika, hindi ba? Mga kababayan, ano ang inyong opinyon? Dapat ba nating gunitain ang araw ng kamatayan ni Ninoy kung marami ang naniniwala na siya ay hindi naman talaga bayani? Ano ang inyong opinyon? Naniniwala ba kayo sa...